I-share ako sa inyo ba? Pero na-share ko na to sa inyo eh. Uulitin ko lang. Tungkol sa ano, sa religion. May religion kasi. May religion. Isa lang religion eh na ginawa ng Diyos. Iglesia. Iglesia ng Diyos ang tawag sa religion. Iglesia ng Diyos na siyang ulo ng iglesia ay si Jesucristo. Hindi iglesia ni Kristo na gawa ng tao. Kundi yung nasa Bible talaga mismo ba? Wala namang nakasulat na iglesia ni Kristo eh. Wala nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat is iglesia ng Diyos. Na siyang ulo ng iglesia ay si Jesucristo. Ang siyang ulo ng iglesia. Si Jesucristo ang ano, tawag nito. Siya ang ulo. Tapos ang Diyos ang namamahala. Kaya in every churches, mayroon talagang iglesia ng Diyos. Pipili ang Diyos doon eh, kung sino yung iglesia ng Diyos. Kasi posible namang walang totoong naniniwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. In every churches, mayroon talaga eh. Kaya ipunin ng Diyos yun. Titipunin sila, titipunin tayo yung naniniwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Titipunin tayo at saka ililigtas tayo. Ganun. Saka ang iglesia ng Diyos talaga nagsisimula sa ano yan eh, sa family. Sa pamilya talaga. Kasi sabi ng Diyos na ang daming sabi ng Diyos eh, hindi makapagturo ang isang tao kung ang kanyang asawa ay mapakiapid, hindi makapagturo sa salita ng Diyos. At saka ano pa? At saka hindi rin makapagturo pag hindi ano, hindi linis yung ano mo, budi mo, malinis yung budi mo. Kailangan talagang ano, kailangan talagang unahin natin ang ating sarili na maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos upang makapagturo tayo sa salita ng Diyos. Kasi hindi basta-basta ang salita ng Diyos eh. Holy nga eh, Holy Bible. Kaya hindi basta-basta ang ano lang yung nagtuturo ka lang tapos taliwas naman yung gawain mo sa utos ng Diyos. Kaya, pero ang Diyos pa rin nakakalam kasi sabi ng Diyos na pag ang aking lingkod ay nagkasala, ay aking patatawarin. Kaya, ang Diyos pa rin nakakalam kung sino-sino yung mga lingkod niya na pinapatawad niya pag nagkasala. Kasi yun ang sabi ng Diyos eh, sa ibang verse. Na kapag ang aking lingkod ay nagkasala, ay aking patatawarin. Kaya magpasalamat ka na sa Diyos kung isa ka sa mga lingkod ng Diyos. Sabi din niya sa ibang verse na ang gumagawa ng mabuti ay matatawag ng mga anak ng Diyos. At diretso talaga niyang sabi niya na ang gumagawa ng masama ay anak ng Diablo